oras. Oh. Hindi tayo yung date. So, yan, live na yata. Ayan, so, nag-pass. Tignan ko lang muna yung ano. Ayan, live na. Hello! Good evening Hello, sa inyo. Magandang gabi po. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang kami kasi yung kasama naman na hindi ay tulog dahil sa gabi trabaho. Oo. So ako rin pala, mamaya start na ako. Kaya ako natulog ng hapon. Agabi ka ba? Start na rin ako ng... Ngayon, first day ko mamaya. Kailangan sabay ko kay client? Bago, taga Berlin kasi siya. Ah, Berlin. Oo. Ano kasi, onboarding pa lang. So, kailangan. Ayan. Sabay ko siya. Kailangan ko maging mabait na bata. So, yan. Ako yan tayo. Magandang gabi sa mga nanonood. Kung meron man. Kung wala, magandang gabi pa rin. Oo. Kung kailan nyo man mapanood to, kung ngayon o sa future, good evening sa inyo. And kung sa tingin nyo, kung nanonood kayo, o sa tingin nyo makakatulong sa friends nyo, share nyo sa ano, share nyo sa timeline nyo. Share nyo sa mga walls nyo. So, nababalik tayo ngayon para sa part 2 ng Freelancers Marketing Guide natin. Last week, nag-live na tayo. Bago natin pala yan ituloy. May tanong lang ako, I think kailangan natin pag-usapan to. Piling ko lang kailangan natin pag-usapan. Napapansin mo ba sa Facebook, ang dami ngayon akong nakikita na so sponsored ads ng mga online school na magtuturo daw ng freelancing. Tapos lahat-lahat tinuturo. Tingin mo doon, para lang yung thoughts natin dalawa as freelancers, dapat ba siya, gagastusan ba siya? Yung thoughts lang natin, yung mga ganun. Kasi ang dami ko makikita eh. Saka parang ang dami kong mga kaibigan din na bibigay ng email, ganun. Mga ganun private data. Sorry ah, binabago ko lang ng content. Pero parang I think maganda din na mag-comment tayo just in case lang. So ako, yung members ko, that may group kasi ko, yung Freelancing with a Heart. So yung members ko doon, alam nila na ayaw ko talaga ng paid courses. Lalo na yung mga Pinoy na nag-usbungan. Kasi, nagkakilala kami ni Madam 2016. Tapos, noon, wala pang mga paid courses, hindi pa masyado. Meron lang dalawa yata o iilan. Tapos, noong 2017, nag-usbungan sila yung mga, kasi, active na kami doon sa ibang groups dati. So, yung mga iba, alam mong nagsulputan lang, tapos hindi mo sila kilala, tapos i-claim nila na yung online expert footprint nila, okay na. Oo, so okay lang, malay mo naman kasi ganun talaga. Pero for me, kasi may nakita akong mga online courses na ang tinuturo is basics like Excel, mga Word, mga email handling, kasi ano lang yun, basic lang yun. Yung mga natutunan mo sa high school, yung mga ginawa mo sa trabaho mo, past jobs mo, malamang sa malamang alam mo na gawin yan eh. And hindi siya worth it magbayad kung basic lang yung pag-aaralan mo kasi kaya mo siyang pag-aralan mag-isa. Kung skill up, siguro yun, pwede ka magbayad. Pero siguraduhin mo yung mentor na binabayaran mo, alam talaga niya yung ginagawa niya. Yun. Be careful lang sa pagbibigay ng personal details kasi yung iba ang hinihingi email address tapos isi-send daw dun yung prospectus o kung ano man. Kami nakikita kasi may mga kaibigan din ako naglili, parang send me the details at chuchu. Mm-hmm. Parang ako, basta be careful saka lang sending your personal details. Mm-hmm. Idagdag ko lang din dun yung sa mga job posts ko, no? Nasasabihin nila iwan yung email dito tapos i-email kayo or yung mga Google Docs kasi ano yung details ay Google Docs Google Form kasi yung mga details niyo maiipon nila tapos ano yung newsletter nila pwede kayong padalhan ganun so kasi ako nakakatanggap ako nung isang newsletter nung isang coach sigurado akong hindi ako nag-subscribe sa kanya eh. So basically, ang ibig sabihin nun, yung lead generation nila, hindi maganda, hindi targeted. Tsaka be careful kasi
ano yan eh, meron din kasing mga nag-iipon ng emails tapos binibenta yung mga email lists Mm-mm. nila para Mm-mm. sa mga kumpanya, para sendan kayo ng marketing materials. Pero gusto ko lang pag-usapan kasi parang hindi naman namin sinisira yung mga coach na yun. Wala kami sa posisyon na magsira. Mm-mm. Ang sinasabi lang namin, ingat lang kayo. Basta ingat lang kayo. Ingat kayo sa pinangangako. Basahin nyo ng mabuti. Pag masyadong mataas yung pinangangako, pustahan sa hindi. Take it from me. I've been training for 20 years. Pag masyadong mataas yung pinangangako, take it from me. Malamang sa hindi, hindi totoo yan. So, ingat tayo. Mm-mm. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Oo, yun lang. And make sure kung sakaling magbabayad nga kayo, alamin nyo yung outline kasi meron akong free training ngayon tapos merong iba sa kanila nakapagbayad ng courses ng ibang coach. Mm-hmm. Tapos yung tinuro, basic. Tapos nagugulat sila pag tinuro namin yung tinuturo sa kanila ay hindi lang pala yun yung kailangan malaman dun. Tapos mas marami pa dito sa free na natutunan kesa dun sa ano. So, hindi namin sinasabing huwag magbayad, pero alamin nyo, pag-aralan nyo kung sino yung babayaran nyo, huwag sa reviews. Alamin nyo yung outline, alamin nyo yung online footprint ng coach. Mm-mm. Alamin nyo kung totoo talaga yung ano. Ayun lang. Kasi pera siya. Yan eh. Hindi naman yan pinupulot eh. Okay, lalo na pera nyo yan. So, ingatan nyo kasi pera nyo yan. Pinaghirapan nyo yan. Mm-mm. Hindi okay. Naman sa amin. So, kung gusto nyo, sa public inyo. Service. Nag-remind lang naman kami. Oo. Lalo dami ko talaga nakikita dito. Halos sunod-sunod. Oo, lalo ako rin kasi. Oo. Ayun. Siya online. So, siguro. Ay, tawag mo sa kanya. Ayun. So, mag-ano tayo. Yun. Okay. Nag-remind lang kami. Tapos, ayun. So, ngayon, yung episode natin ngayon is part 2. Yung part 1 natin, tapos na siya last week. Kung gusto niya siya mapanood mamaya, scroll lang kayo dito sa page ko. Ayun yung part 1. Kasi yung part 1 natin is branding. So, kung as a freelancer, paano mo ibabrand yung sarili mo para yun yung pagkakakilanlan ng client sa'yo. After nun, pag na-brand mo na yung sarili mo, paano mo ma-spread yung word? Paano mo maaabot yung mga clients? Paano mo i-market yung sarili mo? Kasi ako, personally ha, paniniwala ko to, na yung mga ibang freelancers na nagagalit sa, ano yun, yung nagagalit sila sa mga tumatanggap ng $3 to $5, yung maliliit. Ang personally, ang tingin ko kasi sa kanila, hindi nila alam i-market yung sarili nila dun sa clients na gusto nila. Yun yung tingin ko. Kasi bakit sila nakikipag-agawan dun sa maliliit na clients? Kasi meron, ano lang yan, cycle lang yan. Kung may bagong freelancers, may bagong clients din. So, nag-iikutan lang tayo. Kung sa tingin mo, hindi mo na-deserve yung maliit, nasa'yo yung, ano, nasa'yo yung bola. Oo, nasa'yo yun. Ikaw yung mismong dapat mag-step up para i-market yung sarili mo doon sa clients na mas malaki yung bayad. So, walang kinalaman yung mga tumatanggap ng maliit dahil merong mga clients na malaki talaga magbayad. Ikaw ang kailangan mag-market doon. Ikaw ang kailangan umabot doon. Oo, tsaka ikaw ang kailangan maghabot, maghanap ng kliyente mo. Kasi ang nakakalimuti yata sa freelancing, kasi di ba, ang maswerte kasi sa mga freelancers ngayon, may mga platforms like online jobs, may Upwork, where pinag dudugtong yung freelancer at saka yung client. So yung original concept ng freelancing na lalabas ka at maghahanap ka ng kliyente, hindi alam ng maraming tao ngayon. Hindi nila alam kung paano i-market yung sarili nila kasi merong Upwork, merong online job. No, pero at kasi sa akin, yung mga agency. Yung, pwede kayo mag-start doon yung mga talagang walang alam. Meron yung mga ano, marami yung mga real estate agencies. Hindi na kami magbabanggit ng panganan. I-search nyo na lang. Pero yun yung iti-train nila kayo tapos sila yung maghahanap ng clients. Pero, syempre, dahil sila yung nakikipag-usap sa clients, sila yung naghahanap, sila yung mag-handle nung mga sa back-end, kayo mag-work lang kayo, may cut sila doon sa sweldo nyo. At hindi nyo na ma-market yung sarili nyo. Oo, kasi, at hindi kayo mag-grow. Oo, pwede kayo, pwede doon siguro para matuto, di ba? Pero alam ko may kontrata sila. Pero nasa sa inyo na siguro yun. Kasi hindi kayo mahihirapan mag-ano.
alam ko may non-compete yan eh. Ng client. Parang pag nag-resign ka, hindi ka pwedeng maghanap ng client sa same field, sa loob yata ng isang taon or same something. State, ganon? Oo, or same state. Meron yung okay. Non-compete eh, na hindi ka pwedeng maghanap ng trabaho in the same state ng isang taon. Ganon. Alam po din yung mga yan, sa kliyente naman, sa site ng kliyente, may kontrata sila na hindi sila pwedeng mag-hire ng nanggaling sa kumpanya or hindi nila pwedeng engage yung tao outside of the company. So meron silang non-compete to. Siyempre, negosyo. Fair din naman. Oo. Kasi yung fair, agencies yun, naghirap din naman sila humanap ng clients and sila din naman correct. Yung nakapag-usap. Parang Upwork din. Yung clients na yung lumalapit doon sa Upwork and yung freelancers na yung lumalapit doon. Dahil si Upwork, nag-work hard din naman siya para i-establish yung pangalan niya. So, kilala na siya, nilalapitan na siya. Oo. So, para nagbabayad lang kayo ng service na kinukuha niya sa kanya. Oo, yun. Tapos, ayun nga. So, pag kunwari, Upwork, syempre, meron talagang maliliit na magtatanggap dyan and maliliit na clients na mag-uumpisa dahil dyan talaga nagsistart yung ibang newbies. So, kung gusto mo na malaki na, mag-step outside Upwork ka na and mag-market ka na kung paano mo dapat i-market yung sarili mo. So, yun yung i-discuss natin ngayon. Hindi marketing sa Upwork. Marketing paglabas mo ng Upwork. Or pag sa labas ng Upwork. Kasi platforms madali eh. Platforms madali. Mag-send ka lang ng bids eh. Oo. Send ka ng bids. Send ka ng proposal. Ganun. Dahil may mga job posts na dyan eh. Pero paano mo aabutin yung clients na hindi sila nagpo-post ng job post? At meron mga client na pagka na-reach mo sila, hindi nila marirealize na kailangan ko pala nito. Tapos sinabi mo yun yung mau-offer mo, iha-hire ka nila. So yun yung topic natin so, parang today. Parang sila alam mo muna kung ano. I think ang una natin pag-usapan nisa is, so sige, ang ano is may brand ka na, nagawa mo na yung brand mo. So, na-establish mo na siya. Sabihin natin naging successful ka, gusto mo nang lumabas, gusto mo nang palakihin. Siguro ang unang tanong natin is kailan mo malalaman na oras mo na para mag-market sa labas ng platforms? Ako kasi yung sagot ko doon is ikaw yung magsasabi noon eh. Kaya mo nang lumabas. Hindi siya manggagaling sa presyo, sa kung saan. Ikaw yun eh, no, di ba? Na kaya mo nang lumabas. Tingin mo, I mean, paano nila malalaman na, okay, ito na, pwede na akong lumabas. Ako siguro, kasi ang Upwork, generic, parang lahat ng job post, magpupunta dyan. Tapos, kunwari, sa umpisa kasi, itatry mo lahat yan eh, lahat ng kaya mong gawin. Tapos, for me, once na alam mo na yung gusto mong concentratean, kunwari, marami kang writing jobs. Tapos, napansin ko, pwede ako mag-concentrate sa financial writing kasi marami palang naghahanap nun. So that's the time na lalabas ako, tapos ititry ko mag-reach out doon sa mga financial planners, yung mga financial podcasters, yung mga magbe-benefit. Oo, yung sa mga magbe-benefit doon sa niche na gusto kong i-offer. Doon ako lalabas kasi may target na ako eh. Mahirap lumabas nang wala kang tina-target. Kasi masyadong generic yan eh. Kanino mo isi-send? Mahihirapan ka mag-come up with a list ng mga sisendan mo, ng mga a-approach mo. So, yun yung sa akin siguro for me. Ako unang tama yung kailangan may niche ka na. Dapat may niche ka na. Alam mo na. And then, ang siguro sa akin, kailangan din, alam mo kung saan ka pupunta. Kasi ang marketing is parang finding kung nasaan yung mga taong gusto mong puntahan, yung mga taong gusto mong ikitain, yung mga taong pag-alokan ng serbisyo mo. Pero syempre, papaalala ko lang sa mga kapatid dati na nakikinig, pag sinabi natin, alam mo na yung niche mo, dapat, hindi, paano ko ba sasabihin na hindi naman masyadong turn off? Yung, parang kailangan magaling ka na. Para di ba nagigets mo ako minsan. Kasi pag may niche ka na, kailangan meron kang alam na problema ng client na kaya mong solusyonan. Solusyonan. So, hindi na siya basta problema, parang special siya na problema.
yung alam mong hindi kaya ng nakararami. Oo, yung kaya mong ibigay sa client. So, hindi kailangan na sobrang expert ka sa lahat, pero kung yung bagay na yon kaya mong ibigay, tapos yun yung niche mo, yun yung niche ni client, swak kayo. Hindi kailangan na sobrang galing mo sa lahat ng bagay. Kung kaya mong ibigay yon at yun yung kailangan niya, yun na yun. Yun na yun. So, yun, sigurado ka na doon. Saan ka ba pupunta? Ako kasi ang suggestion ko talaga, sa akin maganda talaga ang nag-work sa akin ang LinkedIn. Kasi pwede mong i-filter per ano may per specialty. So kung wala pa kayong LinkedIn, so ano siya, www.linkedin.com para siyang Facebook sa mga professionals. Parang ano siya sabi, professional Facebook. Meron din siya mga post, may mga article. So, maganda doon kung writer ka, gawa ka ng, ano kasi yung tawag nila doon sa blog doon. Pero basta may bits, parang note, may post, ano tiyata yun, note or something, parang gano'n. Oh, pero hindi may nilabas na silang parang blog. Tapos pwede ka na maglabas ng article sa LinkedIn. Tapos pagka binisita ng mga clients yung profile mo, makikita nila yung articles mo. Tapos parang portfolio mo na rin yun agad. So, lalo kung gusto mo maging writer, kailangan mag-invest ka doon. Kahit isang araw lang, magsulat ka ng maganda talagang article na makikilala ka. Oo, or kahit hindi ka writer, let's say, kunyari ako, instructional designer ako, magpo-post ako doon ng mga status na may kinalaman sa niche ko. Ang maganda kasi sa LinkedIn, nafi-filter mo siya depende sa industry. Tapos karamihan ng mga nandun, mga CEOs, decision makers, recruiters. Mm-hmm. So, sila maganda talaga yung sila talagang nangangailangan. So, maganda na meron kang LinkedIn. Oo, meron kang LinkedIn, pero ha, sabihin natin sa mga kasama natin, para siyang Facebook for professionals, pero hindi po siya Facebook. So, yung mga pinaglalagay natin doon na status, hindi yung mga katulad na nilalagay natin sa Facebook araw-araw. Ano siya, kunyari ko ako, instructional designer ako, naglalagay ako ng mga status on training, mga thoughts ko on ano learning. Kunyari may training ako, maglalagay ako ng picture ng katatapos kong training para makita ko, makita nila. So, ganun yung mga inilalagay sa LinkedIn na hindi page. Yung, ano, hindi yung mga kumain ka sa labas kanina. Tapos, kumain ka, tapos picture ng bag mo. Hindi yan. So, kasi wala kasing connection yung Instagram. So, wala kasing connection yung kinain mo kanina doon sa job or sa field na gusto mong puntahan. So, unless kung mag-LinkedIn ka, kung mga food blogger ka or food photographer, yun, pwede. Mag-post ka ng mga ano. Kasi yung feature ng Facebook na madaling i-share, tapos kumakalat through networks, yun yung meron si LinkedIn. Tapos isipin nyo yun sa professional side. So, yung work mo, pag naano mo, kumakalat siya, hindi siya ano ba to? Hindi siya kailangan na mag-a-apply ka lagi. Pwede ka ring ma-reach. Oo, ma-reach ka ng mga client. So sa akin, isang magandang puntahan, LinkedIn. Ikaw, Nisa, anong, saan sila pwedeng pumunta to look for their clients? Ako naman, ano, sa writing ha, nag-work sa akin ang cold pitching sa email. Email pitching. Tapos, kasi yun, meron saan ka yun? Na talaga. Para sa mga hindi nakakaalam, yung pitching. So, yung email pitching naman is, di ba may niche ka na? Alam mo na yung niche mo. So, ibalik natin dun sa sample na, ano, financial writer yung gusto mo maging. So, ang gagawin ko, hahanap ako ng mga financial speakers, ng mga financial, ano ba yun? Financial instructors, yung mga financial gurus, ganun yung mga may podcast na financial, yung mga ganun. So, hahanapin mo sila sa LinkedIn. Pwede mo hanapin sa LinkedIn or sa Google. Ganun, isa-search mo. Tapos, may yung mga website nila. Ano, yung mga website nila, hanapin mo dun yung contact us. Tapos, dun mo sila i-email. Tapos, or sa YouTube, pag meron silang ano, tapos sa contact us, email mo sila, tingnan mo kung ano yung kulang nila. Kunwari, yung blog nila, hindi masyadong updated, pero maganda sana yung content. So, yun yung ipipitch mo, na pwede ako mag-blog for you, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, kung kunwari, napansin mo, hindi regular yung paglabas niya ng blog, edi mag-spot, ano ka,
mag-apply ka as content strategist o content planner. So, sabihin mo, gagawa mo siya ng content calendar. Yung mga ganun, monthly, kahit hindi hourly. Ang aanuhin mo, so for a month, bibigyan kita ng content calendar. Tapos ng ano ipopost, yung mga images mo, gagawin ko na. Yung mga blog post mo, gagawin ko na. Isi-schedule na natin na auto-post siya sa isang buwan. Tapos yun yung ibabaya, yun yung babayaran mo sa akin. Ayun. So may regular sila. Most of the time kasi, yung mga client na ganun, hindi nila alam na kailangan pala nila ng tulong. Oo. So akala nila, normal, okay na yung naano nila dahil kumikita naman sila. Pero once na nag-pitch ka, nag-email ka na, syempre hindi naman yung sobrang hard selling. Benta. Oo, sabihin mo lang yung ano ka, sino ka, ano ka, paano ka makakatulong, and ano pa yung maitutulong mo sa kanila based sa na-research mo doon sa kung anong meron sila as of now. Tama ba nila na pag ganyan, maglagay sila ng presyo? Oo, meron, actually meron sila, merong parang ano yun eh, may packages na. Hindi kasi hourly yan eh. Kung gusto mo hourly, meron iba, kunwari package of 10 hours, ganun. Or package of 1 month content, ganun. So, pwede may website ka, ipupunta mo sila sa website mo, tapos nandun yung packages mo, ganun. Kasi pag cold pitch, hindi ka pwedeng mag-offer ng full-time hourly eh. Meron ka lang talagang service na ibibigay sa kanila. Kasi pag full-time hourly, paano kung dalawa yung sumagot sa'yo? E di hindi mo na... Tsaka kung full-time hourly, oo. Kung may full-time hourly, e di maghahanap sila sa Upwork. Kung ikaw, meron kang sariling niche na master ka na dun. Yung content, kunwari nga, yung content calendar. Hindi nila alam, kailangan pala nila ng content calendar. Or alam nila, pero hindi nila mapangatawanan. Oo. So, ikaw yung mag-o-offer. Tapos sila, hindi nila kailangan mag-hire ng isang buong freelancer. Magbabayad lang sila para doon sa talagang kailangan nila. Kasi yung mga ibang clients, minsan nag-reluctant din sila mag-hire ng full-time. Kasi hindi nila alam kung meron ba sila talagang mapapagawa full-time. Ay, nang ganun karaming hours. Oo, lalo na din sa mga startup. Or may pambabayad. Lalo dun sa mga startup kasi wala pang mga budget yan eh. So, kasi hindi pa rin, tsaka yung mga iba, newbies din talaga yung ibang client, hindi nila alam kung ano yung ano yung pwedeng i-outsource, ano yung dapat i-outsource, at ano yung kailangan na talaga nilang i-outsource. So, medyo tulungan lang ikaw din yan pag may nakita. Ikaw magsabi sa kanila, ito yung kaya kong i-offer. Sila yung magde-decide, kailangan ko ba yun? Tapos yun. Doon ka nila, i-hire pagka naisabi mo yung kailangan, ay yung kaya mong gawin na kailangan pala nila. Ayun. So, ganun ako sa email. Ako tingin ko sa marketing kasi talaga, kailangan mo ng sipag tsaka tsaga. Kasi sa marketing, hinahanap mo kung nasaan sila eh. Hindi siya katulad ng Upwork na, okay, mag-search ka, nandun na, pipiliin mo na lang yung magtrabaho, inihain na tayo. Pag ikaw kasi nagmamarket ng services mo, hahanapin mo kung nasaan sila. And pinakamabisa talaga is Google sa akin. Yung hanapin mo talaga yung mga websites. Saka ano, ang pinaka talaga kailangan mo, ano, sipag. Meron ka talaga dapat time na kung hahanapin, kung hihintayin mo magkaroon ka ng time para doon, hindi ka magkakaroon ng time para doon. Gumawa ka ng time na every 7 p.m. maghahanap ka, ganun. Meron akong ano, meron akong friend before. Naging client ko siya kasi para siyang nag-outsource siya nung kailangang writing jobs ng mga client niya. So siya naman, parang ganun din, parang digital marketer siya. Ang ginagawa niya daw, nagkikwento siya, parang not less than 50 emails a day ang sinesend niya sa mga potential clients. Tapos yung calendar niya, kasi mahilig kami pareho sa planners. So yung calendar niya punong-puno lagi. Tapos yung, hindi mo na alam kung hindi siya hourly. Meron siyang content calendar. Gagawa siya ng content calendar at saka ng marketing strategy for each client. So, every day, nandoon nakasulat sa planner niya kung ano yung kailangan niyang i-release per client na pinramis niya doon sa client. Tapos yung bayad ng client sa kanya per package. Ayun. So,
Ayun, so laki nung nakukuha niya dahil per package yun, tapos hindi naman siya hourly na nakaano. So ang Na-maximize na kailangan yung mo lang, oras niya. oo, so ang kailangan mo lang talaga is sipag, Saga. tiyaga. Siyempre, napaka-ano, napaka-common. So kailangan mo maging, Napaka-politiko. napaka-nalishing. Ito So, so kailangan mo ng disiplina, parang nagda-diet lang. So kailangan mo talaga siya ng disiplina kasi hindi yan katulad nung ibang hourly na basta mag-turn, mag-login ka tapos kahit wala ka masyadong ginagawa, O, babayaran payag ka ka. dahil naka-login ka. Pero yun kasi, hindi ka makakapag ano, hindi ka makakapag niche up. Kung katulad nung sa friend ko, kung i-aano mo ng kung i-convert mo ng hourly yung ginagawa niya dahil ang malaki yung singil niya per package at talagang kailangan ni client. Kung i-convert mo per hourly yun at kung ilang hours lang siya nagtatrabaho per day, doon mo aabutin yung umaabot talaga ng $50 per hour, 30, 25, ganun. Doon mo mataas maaabot yon mataas sa mga na ganun. Pero hindi siya one client na hourly. Diba? Hindi mo siya kasi makukuha sa isang lugi yun. Eh, kasi walang magpapayad ng ganun. Oo, lugi yun. Bakit pa sila nagbabayad na ganun? May mayroon namang makakabigay sa kanila no, ng ibang... Nang mas mura. Yun yung mas mura. Yun yung, ano, yun yung thinking ng ibang client kasi eh. So, hindi ka pwede mag-niche up, ay mag-aim ng $25 or $50 sa isang client lang. Dahil, isipin mo yung client mo. Siyempre, ay, yan lang yung ibibigay niya sa akin. Yan at yan lang forever. Eh, hindi naman umaangat yung business ko. Parang, ano lang, normal lang or konting taas lang. So, malulugi si client. Bakit pa siya ikaw, bakit pa niya ikaw iha-hire? Kung pwede siya mag-hire ng mas mura. So, yun yung thinking nila. So, kung ikaw, ng value ng gusto mo pera. ng, oo, kasi hindi pwedeng kahit matagal ka na sa kanila kung hindi naman ganun kalaki yung binibigay mong pera sa Value. business nila. Oo, Hindi ka naman value nagpapalit ng mo. malaki. Hindi sila pwede magbayad. Hindi sila pwede. Hindi sa hindi nila gusto eh. Hindi pwede. Hindi, pwede. Magbayad Kasi sila mawawala ng din naman. ganun. Mawawala ang negosyo. Oo, malulugi sila. So, kailangan din natin isipin ng clients natin. Oo, Kaya oo. ganun. Tsaka ano, oo, isa din na gusto kong i-point out is nga, sabi mo, tip, kailangan sipag, disiplina. Yung sa akin talaga, pasensya. Kasi hindi siya nakukuha ng isang pasada lang, ng isang buwan, isang taon. Oo. Minsan, I mean, kahit 50 nga lagyan yung mo ng sinin mo, timeline walang yung sasagot. sarili mo. Correct. Parang pwede mong lagyan ng timeline yung sarili mo, o sige, gagawin ko to ng isang taon. Pag wala nangyari ng isang taon, mag-step out na ako. Oo. Pwedeng ganon. Pero malay mo, yung araw na susunod pagkatapos ng isang taon, yun na pala yung makakakuha ka ng tsaka ano, bonggang-bonggang hindi pwede yung ano ha, hindi pwede yung itatry mo lang ng 1 week ha. Kasi ano hindi. Eh, kunwari client ako, tapos i-email mo ko. Siyempre hindi ako mag-yes agad-agad. Pag-aaralan ko muna yan, magre-research ako. Tatanungin ko, kikita ba ako pagka ganito yung gawin ko. So, kunwari, nagsisend ka ng 10 emails a day or 10 applications kung saan man, 10 a day, ganyan. Tapos, kunwari, after 3 weeks, maaari na yung sasagot sa'yo nandoon pa sa first week, sa first day. Maaari yun. Tapos, kunwari, ilang Kaling buwan ka na, mababang, tapos yung sasagot sa'yo first. So, mas maganda talaga na kapag nag-i-email ka, meron ka rin spreadsheet, may Excel ka rin kung sino yung in-email mo nung araw na yon. Oo, para pag may nag-reply sa'yo, tingnan mo kung kailan mo siya ni-reply. Ay, kailan mo siya in-email pag may nag-reply sa'yo. Kasi nakakatuwa yun. Minsan, hindi mo alam yung in-email mo 6 months ago, na busy lang pala. Tapos, pero gusto Ang pala tagal niya. Na pala. Oo. Oo. Ang So, tagal na hindi pala. Yun agad-agad. Oo. So, tsaka parang siya, nagtatanim din. Oo. Tsaka Tapos, kapal sabi ng mukha. Nila, kapal ng mukha. Kasi huwag kayo mahiya kasi hindi naman niya nakikita yung mukha mo. Tsaka, oo, tsaka kahit na I mean, hindi kayo pakakainin ng hiya. Hindi babayaran ng hiya yung mga bills Oo. Tsaka natin. Ano, kahit na hindi naman siya hard selling eh. Ino-offer mo naman solution eh. So, kung sa kanya naman, sa client side, kung hindi niya gusto, edi wag siya sumagot. Kung ano man siya, kung masama man yung ugali niya at sumagot siya ng
masama. Sarcastic sa'yo or masama, eh di i-block mo siya. Ganun lang kadali yun. So, yun, walang problema yun. Madaling ano yun, yun. Kasi syempre, pakaisipin nila, ano ko nakakahiya, so, hindi ako marunong mag-ganyan. Hindi so, hindi ano tayo yung pakakainan ng iyan, di ba? Oo, ano hindi mo ba yung kinakatakot? So, hindi ano yung kinakatakot nyo? Baka, ano? Baka magalit? O di magagalit siya doon. Pero pag nagalit, ay, pag, kung nag-reply siya ng galit, tapos na yon. Kasi after ilang weeks, makakalimutan ka na niya. May iba pang Unless, email hindi na mo nakukuha naman siya. Yun sa'yo. Oo, marami email yan makukuha. Hindi lang So, ikaw ang spammer niya. Hindi. Marami pang iba. So, kung kinakatakutan nyo na baka magalit siya, siguro, ano ba, isipin nyo, ganito yung isipin nyo, na kahit magalit siya, hindi naman niya kayo, kung sakali kilala. Mang mag-reply siya ng galit, okay lang, di kunin mo yung galit na email, tapos i-block mo na siya. Huwag ka nang sumagot, kasi doon lalaki yung problema. So, imbis na sumagot ka, maghanap ka ng, mag-email ka ulit ng ibang tao. So, ibig sabihin lang nun, yung in-email mo na yun, hindi siya swak sa'yo. Oo, tsaka ano lang, continuous na hanap ng hanap ng hanap ng hanap lang. Meron kasi parang time ganun. Nung, sa marketing, parang tatandaan lang natin, sorry, tatandaan lang natin na yung inilalabas natin, yun lang yung makukuha natin. Pag nag-decide tayo today, hindi tayo mag-i-email, huwag kang umasa na bukas, may makukuha kang bago. Or sa mga susunod na araw, may makukuha kang bago. Ano lang siya, parang, if you, what you get is tantamount to what you put out. So, ganun, sa akin, ganun yung marketing. Kung ayaw mo magtrabaho ngayon, sige, huwag kang magtrabaho. Pero huwag kang umasa na may makukuha ka sa mga susunod na araw kung tinamad ka ng isang araw. Kasi, isipin natin yung mga competitors mo, hindi yan tinatamad. Malay mo, yung araw na tinamad ka, sinipag siya. So, yung tapos ganung yung nasa sinayo. Listahan mo pala yung, nasa listahan mo ng email, yung ano, yung in-email niya. Tapos siya yung nauna. Siya yung nauna. So, ganyan lang. Kasi mahirap hindi lang tamad. Ikaw yung gumagawa niyan. Oo. Tapos ito isipin nyo, kahit na nasa first siya ng Google, huwag yung isipin na, naku, baka marami na nag-email dito. Hindi, kasi nga, hindi. Ano eh, malay mo, marami na nag-email dyan, pero yung time na nag-email hinahanap ka, good niya. Mood siya. Or nanaginip siya kahapon na ano, nang kailangan niya yung ng ganyan. Tapos o tsaka baka mamaya, email mo. O tsaka baka mamaya, ikaw lang yung inaantay niya. I mean, stop sa email niya, sa email mo, ma-realize niya na, oo nga, kailangan ko nito. Ikaw pala, oo. Ikaw baka pala yung mamaya maraming niya. Nag-i-email. Oo. Or baka maraming nag-i-email pero hindi naman maiparating yung gustong paparating. Oo, or eh, hindi ikaw niya lang ma-reach lang yung pala. Ano. Oo. Ikaw so, lang pala yung inaantay. Kanya-kanya rin yan. Oh, kanya-kanya rin yung ano sa tao, 'di ba? Meron yung mga tao na unang kita mo pa lang ayaw mo na, pero meron din yung mga tao na unang kita mo pa lang may mga tao na 'di ba? Para tayong tao pa lang. Hindi naman tayo nagkikita, cyber lang, pero mga ano, sama-sama masama ugali. Charot. Ayun, so meron mga taong ganon, yung parang unang tingin mo pa lang, parang ang gaan ng loob ko dito. So baka mamaya si client, kahit marami na siyang nakukuha araw-araw, pag nakuha niya yung email mo, tapos ang gaan pala ng loob niya sa'yo, hindi ikaw yung pipiliin niya. So basta isipin niyo lang, sa dami ng yung lahat ng sinesend out niyo, parang tinatanim niyo rin yun para sa sarili niyo. Babalik. So, hindi naman yun yung basta baliwala nang nagtapon ka eh. So, para nagtatanim ka. Kasi, malay mo, hindi pala siya nakakapagbasa ng email. Tapos, nagkaroon siya ng time. Tapos, ikaw nabasa yung niya yun. Oo. Tapos, Nagano, siguro, i-ano nyo, i-time nyo na, kunwari, depende dun sa bansa ng client na gusto nyong i-reach. I-time nyo na medyo madaling araw or start gabi. Of para pag... Oo. Tingnan nyo yung time of day nila mag-check ng email. Kasi kadalasan, nag-check sila sa umaga, di ba? Start so, oo. So, i-ano nyo ng mga madaling araw sa kanila na send mo na yung email. Para pag-check niya ng umaga, nandoon na sa'yo. Kasi kung, kunwari, middle of the day, tas may ginagawa siya, madali mag-ignore ng email. Mag-notify yan. Mag-notify sa kanya na may email siya. Pero i-ignore niya lang yun. Tapos bukas pag nag-check siya, hindi na niya papansinin.
So, yun din. Pag-aralan nyo rin yung time kung kailan sila most likely mag-check ng email. Saka, kung meron man siguro na, kung mag-generalize natin itong part na to, siguro yung kung meron man silang dapat tandaan is yung sa dami ng rason nyo kung bakit hindi nyo gagawin, eh dapat kalimutan nyo na yun. Gawin nyo na lang. Kasi ang daming rason para hindi gawin eh. Pero isa lang naman so, yung rason kung gagawin mo eh. Hindi, ngayon. Ngayon, siguro ilista nila kung ano yung mga rason nila kung bakit hindi gagawin. Send nyo sa comment kung ano yung kinakatakutan nyo kung bakit hindi kayo nagko-cold email or kahit ba't hindi kayo nagre-reach out sa client. Ano ba yung kinakatakutan nyo? So, sasabihin namin sa inyo ngayon, kung natatakot ka na ma-turn down, hindi ibig sabihin pag na-turn down ka na bad freelancer ka o hindi ka marunong. Parang baka lang ayoko sa'yo. Pag unang tingin ko sa'yo, ayoko sa'yo. Hindi lang match, diba? Wala lang pero ng panahon na yun. Tapos isipin nyo, masyado ka lang mahal para sa kanya. Tapos isipin nyo, ang dami-daming tao sa mundo, ang dami-daming nakakasalumuha ng mga client na yan. Bakit ka magsistick? Bakit siya mag-ano ng sama ng loob sa'yo kung ayaw man niya ikaw, diba? Ikaw parang magpapas ka lang din sa buhay niya eh. So dapat i-treat mo siya as someone na magpapas lang din sa buhay mo. Oo. Parang alam mo, sa buhay ng isa't isa. Oo. Alam mo sa mga ano, alam mo sa mga movie, yung sa New York, yung or sa Japan, yung maraming naglalakad. Parang ganun lang yun. Oo, 'di ba? Hindi mo alam kung sino yung mga nandun. And kahit na nagkatinginan kayo sa mata or nakita niya yung email mo, hindi magsistick 'yon unless nagkaroon ng spark, nagkita kayo, nag-usap kayo. Doon magsistick 'yon. And yung si client, kung nagkatinginan man kayo habang naglalakad, nakita niya yung email mo, kung hindi kanya trip, hindi siya titigil, didiretso lang 'yon. So ikaw dapat hindi ka rin tumigil. Dumiretso ka lang din. Huwag kang pumarking. Oo, hanapin mo. Kasi mababangga ka. Mababangga ka ng mga iba. Sasagasaan ka. Mauunahan ka. Baka mas stampid ka na, pa, di ba? So yung point nga is, sa dami-dami, pustahan, sa dami-dami ng rason kung bakit ninyo ayaw gawin yung marketing. Nonsense siya kung iisipin mo. Oo, iisa lang naman yun eh. Kung gusto nating mag-level up, tayo dapat yung humahanap ng paraan. Mm-mm. Ah, sige, ito, baka scared sila na hindi nila sige. Kayang ibigay yung ano, yung alam, yung gusto ni kliyente siguro. Pero ikaw nga yung magbibigay eh. Ikaw nga yung magsasabi sa kanya ng kaya mong gawin eh. Tapos siya yung magde-decide kung kailangan yun. Kanya. Oo. Sasabihin mo yun, kung tapos mo talaga. Pag-aralan kung ano yung meron yung kliyente. Kasi hindi ka naman pwedeng pumasok lang doon at sasabihin mo, ganito. Oo. Kailangan pinag-aaralan muna. Pag-aaralan mo muna yung website, pag-aaralan mo muna yung servisyo, tignan mo kung ano yung wala doon. Tignan mo kung kailan ka makakapanko. Hindi, yun ang ibenta mo. So, huwag kang ding, kasi di ba, merong mga, may mga kilala ko na ang gamit, mga templated na emails. Email na pinag-uusapan natin dito mga kapatid kasi ito yung pinakamabisang paraan at pinakamadaling paraan para ma-reach natin yung mga kliyente natin. Libre yan email. Eh. Libre. Tsaka so, personal na umaabot sa kanila, hindi yan dadaan sa, pwedeng dumaan sa mga employees nila. Talaga. Sa assistants nila. Ginagamit. Oo. Oo, pero imposible na wala sila. Oo. Oo, kung gagamit mo kayo ng templated, kung, hindi ano, oo. Kung hindi naman masyadong templated. Yung pinaka-template siguro na masasuggest ko, yung kunwari, yung nabasa ko kasi ganito siya mag-start daw. So, first na sasabihin niya, magpapakilala siya, pero hindi mahaba. Papakilala niya kung sino siya. Tapos sasabihin niya na napadaan ako sa website mo. Tapos gustong-gusto ko tong blog post, sabi mo. Or gustong-gusto ko tong video na to kasi feeling ko nag-resonate siya sa akin. Ganun. And parang nakarelate ako. Tapos sabihin mo, ipinag-aralan ko pa yung ano, yung website mo or yung brand mo. Oo. Tapos dahil nag-resonate siya sa akin and eto nga ako, freelancer ako na ganito yung offer. Sa tingin ko ito yung mga kailangan pa nating, oo. Sa tingin, kunwari, friendly advice ka mo sa kanya. Kailangan mo pa ng ganito. Mas magandang move siguro kung you think about it ganun. Ibigay mo sa kanya yung ano,
yung bola na parang ikaw yung mag-decide. Sa tingin mo ba, kailangan mo nitong mga to? Kailangan mo ng content calendar? Kailangan mo ng video creator? Kailangan mo ng social media manager? Ganon. So, kung ano ka, yun yung i-offer mo sa kanya. Tapos, sisiguraduhin mo naman. Oo. Kaya kung mag-offer ng hindi ikaw, oo, dun ka matakot. Kasi kung kaya mo, kung ikaw yung ino-offer mo yung sarili mo lang na kaya mong gawin, tapos yung sigurado yun. Ka naman na pinag-aralan mo yung kailangan ng client. So, walang problema. Wala kang dapat ikatakot na baka hindi mo kaya. Kasi nga, ikaw alam yun, mo. Kaya mong i-offer yun eh. Alam mo, i-offer yun. And sinabi mo sa client, sa first email mo pa lang na yun yung ito yung kaya ano, mong gawin. Na yun yung kaya mong gawin. So, nasa sa kanya na yun kung tatanggapin ka niya. Kung tinanggap ka niya, ibig sabihin, agree siya na yun yung kaya mong ibigay sa kanya. So, erase na yung takot nyo. Oo, di ba? So, siguro naman, erase na yung takot nyo na hindi nyo kayang ibigay yung kailangan ng client, di ba? So, ano pa ba yung kinakatakot nyo? Ba't hindi kayo nagmamarket, nagre-reach out sa clients? Siguro tatakot kayo na ma-reject. Masanay na tayo as freelancer. Siguro 70% of the time, rejection. Sabi nga no, ano, may nakausap ako noon eh. Kunari, ito ang iisipin, ang iniisip niya lagi noon. Kunari, nag-send out ka ng 100 emails. Email. 10% doon, i-treat mo na 10% doon, yun lang yung makakabukas ng email mo. Tapos, 90% walang kapupuntahan. Oo, walang pupuntahan. So, 10% nung 10%, yun yung magre-reply sa'yo. Tapos 10% to 10% to 10%, yun yung makakausap mo tapos magiging okay. So ganun siya kaliit, maliit na maliit na maliit na chance. Pero meron. Pero meron. Once naman makuha mo yun, ito pa yung isipin nyo. Dahil marami kayong ini-email, di ba? So marami na kayong, kunwari may nag-reply. Hindi porket nag-reply ay good na. So kung hindi good, isipin nyo, way siya para ano. So, wag kayo mag-burn ng bridge. Mag-iwan kayo ng magandang mensahe. Tapos sabihin nyo, in case may kailangan ka or in case may kilala ka na may kailangan ng ganito, please leave mo yung ano. So, pwedeng hindi nga kayo swak dahil wala pa siyang pera. Pero pwede niyang isend yung email mo or yung website mo doon sa kakilala niya, sa kaibigan niya. So, ibig sabihin nun, isipin nyo, nagtatanim kayo. Tapos nagbubunga na siya hindi niyo siya aalagaan. Oo, so magbubunga lang siyang ganoon. So isipin niyo lang lagi lahat ng isa-send out niyo babalik din sa inyo. And at kung ma-reject man kayo, oo, at some point. So tapos isipin niyo ba ganito pa 'yon. So kung sa umpisa hard email ka ng hard email, tapos kailangan isipin mo lahat ng gagawin mo. Ano, lahat ng gagawin mo makakatulong sa brand mo at saka doon sa binibuild mo. Kasi may dadating yung time dyan na kunari lang ako, in-email mo ako, tapos naging okay tayo or nag-avail ako ng service mo. Or kung hindi man, kunari ganito, hindi kita nagustuhan or wala pa akong pera nung nag-email ka, pero ni-refer kita sa friend ko. Tapos yung friend ko, ano pala siya? Admin pala siya ng malaking group about dun sa ano mo, kunwari nga content calendar o meron siyang group na ganun. So, shinare niya. Kunwari kasi nagkwento yung client yung unang email mo sa kanya na nakakatuwa naman to, ganito yung ginawa. Tapos binigay niyang tip dun sa group niya. So, nagbinigay niyang tip tapos nandoon yung link ng website mo. So, lahat ng members ng group mapupunta sa'yo. So, pagkakaroon ka ng instant, para siya magiging instant advertisement. So, ano, yun. May kwento pala ako. Hindi siya, nabibig ko ano. May kwento ko. Hindi siya email, ay hindi siya ganito na cold email, pero yung concept nung kinikwento ko. So ganito, dati kasi e-book writer ako. Tapos
Naalala mo yung ano? Naalala mo yung malanding client ko? Ah, yung yung Facebook malandong client, client. yung malandi. So, nagkwento siya sa akin na nakita pala niya yung ano, yung kaya niya ako na na hanap Nahalap. kasi yung member pala siya ng ano, member siya ng isang ay hindi member, student siya ng isang course. Nung course na yon, nagtuturo paano mag-sell ng ebook sa Amazon. Tapos yung nagkataon na yung teacher nila, yung coach nila, client ko pala. Tapos, eh, yung time na yun, yung client na yun, si Kayla, nag-offer ako sa kanya na maggagawa ko ng how to draw na ebook. Tapos, may drawing na. So, nag-drawing na ako. Extra ko na lang sa kanya yun. Nagpadagdag lang akong konti. Tapos, tuwang-tuwa si Kayla kasi ang ganda nung kinalabasan ng libro niya. Tapos, natuwa pa siya na nag-offer ako. So, ang nangyari, habang nagle-lesson daw siya, pinapakita niya yung ano, yung conversation namin, tsaka yung book na binigay ko sa kanya. So, ang ending nun, lahat ng students niya, dumire-diretso, ay, hinanap ako, tapos kung may time pa daw ako magsulat, oo, doon ako nahanap ng malanding client. And marami pa silang kasabay nun. Nagugulat ako na may nagme-message na lang. So, yun din yung... oo. So, yun yung, ano, yun yung kagandahan ng sinasabi ko na magtatanim. Kasi hindi mo alam kung sino yung marireach mo eh. And hindi mo alam kung sino dun yung may followers ng malalaki. Or sino yung may friends na masasabihan nung ginawa mo. So, kapag na-impress siya sa email mo or sa website mo, may chance yun na ikalat ka niya. So, once kumalat ka na, tapos kunwari, isipin mo, yung time na yun na yung students niya nagpapagawa sa akin, parang lagpas isang taon yun, hindi ako nag-a-apply. Lagpas isang taon yun, paulit-ulit yung gawa nila. Ay, or pabalik-balik sila dahil na-satisfy sila and na-establish mo yung pangalan mo. Ayun. So, isipin nyo, every email na isend out nyo, pang-establish din ng pangalan mo. And dadating yung time na merong na hindi ka na mag-i-email dahil may mga dumadating na. Ako naman, ayun. Ibalik tayo sa sinasabi mo yung recommendations. Kasi yun yung pinakamatandang marketing tool eh, which is word of mouth. Pinakamatanda, pinaka-effective. So, nabanggit na ni Nizza yung pag-email and all that. Ako naman, ang gusto kong i-focus naman natin ngayon is yung word of mouth. Meaning, yung paano ka makitungo sa kliyente. Kasi minsan yun nga, di ba? Yung, kaya din, di ba ito nabuo? Kasi nga, kasi dati ang focus ng maraming freelancers, yung technical skills lang. Nakakalimutan nila yung tamang pakikitungo sa tao, yung pakikipag-usap sa kliyente. Kasi doon nagsisimula yung word of mouth eh, na minsan kahit hindi ka kagalingan, pero napakagaan mong katrabaho, ano na yun eh, maganda na rin kanin yun eh. Kasi sasabihin ng mga tao na, ano, yung word of mouth, sasabihin sa mga kaibigan, sasabihin ng kaibigan sa kaibigan sa kaibigan, doon lalaki yung kliyente, yung client base mo. Ako, for example, sabi ko nga, ang isa sa mga ginagawa ko talaga is hindi ako online talaga. Ang karamihan talaga ng kliyente ko ay offline, meaning sa locally, sa Pinas. Ang ano ko sa Pinas talaga ay word of mouth. Meaning, ang mga kliyente ko nakukuha ko sa mga dati kong trainee, sa mga dati kong ka-opisina. So, doon ako nakakabuo ng bagong relationships. Bago sila nagpapakita, paano ko na-maintain. Ako primary, and Nizza pwede ka mag-suggest, ako always kung inuuna talaga sa word of mouth at hindi ko talaga binibigyan ng kahit anong puwang is kailangan yung standard of work, yung quality of work mataas. Hindi lang mataas, consistent. Kahit kanino, consistent. Pangalawang pinaka-importante sa akin is yung personality, paano ka makitungo sa tao. Kasi diba, ilang beses na natin sinabi yan, kahit kano ka kagaling, kung wala kang personalidad o masama ugali mo, mayabang ka o hindi ka marunong makitungo, walang kahit sino makikipagtrabaho sa'yo. Kahit gano'ng makagaling. Kaya di ba yung mga nakita natin na mga nagre-reklamo sa mga mabababang price na freelancer? Ako personally, ang tingin ko doon, baka kaya ayaw kang i-hire
Kasi, kasi mareklamo sa bagay ka. na pareho kayo ng skill set, saan lumalamang yung mas mababa? Kasi yung mas mababa, Oo. mas maayos pang kausap kaysa sa mas mataas. Baka naman siya, reklamo siya ng reklamo sa mga binibigay Correct. ng client. Diba? Correct. Or kung mareklamo siyang tao, diba? Kahit ako eh, kung mareklamo kang tao, ay mapupunta ako doon sa bago. Bakit? Kasi yung bago hindi magre-reklamo. Yung bago magpapasalamat Oo. pa na may trabaho. Tsaka katulad nung, oo, tsaka katulad nung sinabi natin dati, hindi yan talaga sa presyo eh. So, kung maayos ka katrabaho, kahit mas mahal ka, baligtarin natin yung sitwasyon. Kahit na mas mahal ka, kung ikaw yung mas maayos katrabaho, ikaw talaga yung pipiliin nung kliyente. So, nandun lang kasi. Kasi bakit siya, kahit, ba't siya magtitiis magbayad ng mura kung hindi ka naman niya nakakatrabaho? Yung hindi sa tingin niya, hindi naman nakakatulong, di ba? So, kung ganun din talaga. So, uy, may So, first na comment si Chiki. Yung mga ano sabi? Trainees ko nanonood. Hello, hello ayun sa inyo. Hello, trainees. May support ayun group. May support team. Hindi, parang yun nga, kasi parang huwag natin kakalimutan na kasama sa marketing is kung paano tayo makitungo. Mula sa unang pag-send natin ng email, kung paano tayo mag-reply sa kanila, kung paano tayo kumausap sa kanila, let's say nag-video call, lahat yun part ng marketing. Ngayon, mula sa maliit na bagay na sinabi mo, market mo talaga yung sarili mo. Kasama siya sa marketing mo. So, kailangan consistent ka across all channels. So, kung ang brand mo ay sobrang professional, kailangan kita yun sa email, sa word, sa itsura, sa pananalita. Kasi ang marketing involves everything, lalo na tayo sa ating sa freelancing. Very important sa atin kasi wala, lalo na kung foreign yung client natin, wala naman silang unang or ibang way to know us aside doon sa video call. So hindi mo pa pwedeng sabihin, ay kasi mukha akong mataray sa camera. Eh, ano gagawin natin? Resting bitch face. Oo, may resting bitch face ka. Eh, ano gagawin natin? Alang naman bumiyahin si kliyente rito para lang titigan yung mukha mo na friendly ka naman pala. Na ganun, di ba? Parang kailangan we are very much aware. Kasi, like ako sinasabi ko sa mga estudyante ko sa SOFA, you treat everyone like a client. Di ba? Pag fashion kasi, thinking nila, ah, mayaman lang. Sabi ko, ay hindi. Ang pera ay nasa masa. Yung mga nakikita niyo sa kahabaan ng Jupiter na yan, yung mga mukhang madudungis na yan, baka mamaya mayaman yan, maging kliyente nyo. Mm-mm. You can never tell. Kung you can never o paano choose. Kung tumama siya sa loto, di ba? Oo. So parang, hindi ka po pwedeng, alam mo yun, hindi po pwedeng hindi ka consistent sa brand mo pag nag-market ka. Depende doon sa kliyente na pukuha mo. Kasi di ba parang, may kilala kasi kung mga iba na pagka alam nilang medyo bongga yung kliyente, ay, magpapaganda ako kasi bongga. Pero pagka alam nilang medyo maliit lang, hindi na ako magsusuklay, okay na to kasi. Oo. Same no, lang kung ano yung brand naman mo. You have to be consistent all throughout sa brand. Kasi hindi mo din alam, baka mamaya, sige, minaliit mo, tingin mo mahirap lang. Ano. Tapos biglang friend pala niya yung isang mayaman, tapos napadaan. Tapos hindi na-impress, parang nakita ka, ay parang hindi naman nag-aayos to, gano'n. So, napakabilis ano lang, pa rin kumalat ng chuchu. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung saan aabot yung word eh. Hindi mo makokontrol yan eh. So, mas maganda kung yung ikakalat is yung maayos na ano sa'yo. Yung maganda so, na. So, ano rin kasi natin, i-explain pala natin. Kasi may mga tao din na akala nila yung freelancing is sa Upwork lang or yung pure hourly clients lang. So, hindi yun. Yun yung pinaka-goal siguro muna ng mga newbies. Pero hindi yun yung pinaka... hindi yun yung pinaka-ending ng freelancing. Marami pa, malawak pa yung freelancing and maraming ka pang pwedeng gawin. Kaya hindi talaga kailangan mag-agawan. Hindi magkakaroon ng scarcity ng client. Ang daming client. Ang dami-dami everyday. May mga, alam mo yung mga, yung Kickstarter. Pagka yung mga nagsisimula ng negosyo. Oo. Everyday may nagsistart na business sa ibang bansa and kung saan-saan parte ng mundo. Everyday lahat ng businesses na yun kakailanganin ng tulong. So dahil nagsistart pa lang sila, hindi kailangan company ang hanapin nyo. Hanapin nyo yung taong matutulungan nyo rin. Kasi tutulungan rin nila kayo mag-grow eh. So hanapin diba, lang natin yung para sa atin.
So parang sinabi natin yan noon eh, na yung freelancing is, ulitin natin, sinabi natin to sa mga una nating episodes eh. Kalain mo, nine na tayo. Oh my Oy, God. Episode na. 9. Isa na lang, 10 episodes. Thank sinabi you yata sa so is zero viewers. Sa first or second episode natin na ang freelancing ay karmic in nature. Babalik at babalik ko na yung nilabas mo. So, pag nagsinalbahi ka sa kliyente, sa ibang freelancers, babalik yan sa'yo kasi bakit? Word of mouth. Padaan, madaling, kumalat, word of mouth. So, saka ingat may ipo-point out pala ko. Ipo-point out ko yung mga kamote coaches na tinatawag doon sa group ko. Kasi ganito. So, yung iba kasi, ang naging, ano nila, ang naging uso ngayon, magbabayad sila, mga newbie sila, no? Magbabayad sila ng paid course. Tapos, nakita nila parang basic lang. And alam nila, alam na pala nila and alam nila ituro. Pero hindi sila makahanap ng client. So, ang gagawin nila, gagawa sila ng sariling course nila. Maniningil sila doon sa network nila para turuan nila mag so yung naging tinuro ng coach ay maging coach. So kaya naging nanganganak yung mga kamote. So kung iisipin mo naturuan ng konti kung isipin mo coach-coachan. So kung isipin mo hindi nila alam kumuha ng client, paano nila ituturo sa iyo kumuha ng client? 'Di ba? So dapat alamin mo kung sino yung talagang may client, sino yung alam yung sinasabi. At sino yung at talagang totoo yung nagtatrabaho? Oo, yung talagang nagtatrabaho, hindi yung kumikita sa courses. Kasi hindi naman nakakasalamuha na ng client yan eh. Oo, so, right, yung mga, hindi siya nagtatrabaho. Kasi ang pabuhayan siya nun. Oo. Ang hindi ninyo alam, yung binabayad nyo sa kanya is yung kayo yung nagpapakain sa kanya. Yun ay kabuhayan nyo. Oo, hindi na niya, pero, hindi na niya kailangan ng client. Sa totoo wala naman, na eh, wala na siyang client. Kliyente. Ayun. Dahil so, lalo na yung... Nabubuhay na siya. Lalo na yung, ano, yung mga, yun nga, yung mga kamote coaches na si Nicole. Gusto ko yan. Oo, nagbasa ko. Ayan, so, yung lalo yung mga kamote coaches na yun nga, yung hindi sila nakahanap ng client pero nag-paid course sila, gustong bawiin yung in-invest. So, tingnan natin mabuti kasi hindi nga sila makahanap eh. So, bakit sila tutulong para magka-client kayo, di ba? So, tingnan natin mabuti. Tanda natin as a trainer, from me, ako, coming from a trainer, trainer ako, trabaho kong magturo. Pag nagtuturo ka ng skill, kailangan yung skill na tinuturo mo, ipinapractice mo. Kasi you can never teach what you do not have. So kung ako, pwedeng pinractice nila. Oo. Pero ang skill na. kasi hindi improve yan eh. Taon-taon may bago. So kailangan ina-update yung... nila. Paano nila i-update? Ina-update nila yon pag sila mismo nagtatrabaho. So kung trainer ka, kung trainer ka, dapat kung ano yung tinuturo mo, ginagawa mo. Kasi yung hindi mo siya pwede ituro, hindi mo ginagawa. Oo. For example, ako, parang kinikwento mo. Ako. Oo. Ako, home skills trainer, trainer ako. Ang trabaho ko, mag-train. So, bilang ang trabaho ko ay mag-train, dapat nagtuturo ako. Inaaral ko kung paano magturo. Inaaral ko kung ano yung mga trends. Home trainer ako, English yung tinuturo ko. So, dapat magaling ako mag-English. Gagaling ba ako mag-English pag hindi ako nag-English sa ibang tao? Kailangan ko mag-English sa ibang tao kasi skill siya eh. So, kapag yung unan yung coach, tinanong niyo, coach, ilan ng kliyente niyo ngayon? Sinabi niya, wala na kasi full-time akong nag-train. Nagpo-focus ako sa training full-time. Abahan na kayo. Oo. Ito kasi, ito pa. Siguro, alam nila yon, nagawa nila yon. So, gumawa sila ng video, ng courses about doon, tapos naningil sila. But, kung outdated yung, kung hindi na niya ginagawa yon, kunwari, one year na yung video, magbabayad ka para panoorin yung video from last year or video kahit from last month. Hindi na yun, ano, hindi na yun, sa mga updated na yun, hindi na yun, yun yung updated na word yung hinahanap ko. So, hindi na yun updated. So, kailangan yung mentor mo or yung trainer mo, yung coach mo, kung ano gusto mong itawag sa kanya,
is yung ginagawa niya talaga yung tinuturo mo dahil yung mga simpleng kwento lang, katulad ng ginagawa ko na rin natin ngayon, yung nagkikwento tayo about sa application, sa natin. Client, sa experience, ganun. Kasi yun yung makakatulong sa inyo. Hindi nyo lang alam or hindi nyo lang minsan nare-realize. Pero yun yung mas nakakatulong kesa yung step-by-step na tinuturo ng iba. Kasi matututunan mo yun sa Google eh. Yung kunwari, yung technical na ito yung sizes ng image ng sa Facebook. Ito yung steps. Ito yung steps ng gamitin yung Trello. Ito yung steps gamitin yung WordPress. Matututunan mo sa YouTube yan. Pero yung ibang maliliit na bagay, matututunan mo yan sa mga taong talagang ginagawa yung tinuturo nila. Yun. So yun lang yung sinasabi ko, no? Yung kulang siguro dun sa mga kamote coaches, hindi sila natuto mag-market ng sarili nila. Kaya hindi sila nakahanap ng client. Nag-market na lang sila ng sarili nila na as a coach. Pa kasi kaya nilang utuin yung mga newbies eh. So, ang dapat sanang skills na tinuro na pinagtiyagaan nila is paano nila ma-reach yung client, not the newbies. Kasi wala pa ngang pera yan eh, hihingan nyo na ng pera. So, concentrate on someone na makakapagbayad sa inyo and matutulungan mo. Kasi itong parang ano, hindi give and take ang ano sa newbies eh. Basic lang yun, matututunan nila sa Google, kukunin mo yung pera nila. Marami ako sa trainees ko ngayon, nagbayad noon, pero bakit nandito pa rin sila? Diba? Bayad sila sa paid coaches noon, bakit nandito pa rin? Nagte-training pa rin, hindi pa rin nakahanap ng client. So, isipin nyo ano yung mali. So, para sa akin, tama si Nicole. Yung newbies na daw yung client nila. Oo, dahil yung mga newbies kaya nilang utuin. Kahit na 1,000 lang yan, 2,000. Meron ako nakita 2,000, kinompile na lang lahat ng free videos na list. Tapos, isi-send niya yung PDF dun sa newbie. Diba? As a newbie, akala mo, ang dami kong pag-aaralan. Pero pagka natuto ka na, pag marunong ka na, marirealize mo na, ay, bakit yun lang yung ano, tinuro? Kasi pwede ko naman pala mahanap sa YouTube to. So, kaya, parang gano'n. Ang pinaka-lesson na lang siguro natin na may iwan is that, kung nagmamarket ka, kung gusto mong magmarket, do not be afraid to make mistakes. Kasama siya sa proseso ng pagkatuto. Hindi ka magkakamali eh. So sa marketing, merong mga missteps yan. Pag sinabi nating missteps, meron kang nagawa na hindi matanda or mali, and take it as a lesson. So kunyari, ang subject line mo eh hindi maganda. Sa isang batch, hindi ka nakareply, tapos may nakakita, hindi maganda yung subject line mo, ni-review mo. Hindi, mali. Anong gagawin? Hindi, ayusin. So, don't be afraid to create missteps. But, edi magawa ka ng yung next step mo, ayusin mo na yung mali mo. And, kunwari may nagtanong sa'yo, yung simpleng sagot mo lang, ay, wag mong gaganituhin kasi ano, nangyari sa akin to, ganito yung nangyari, ganun. So, nagturo ka na sa kanya, mas maganda yung naturo mo kesa sa, ano, sa maningil, sa mga naniningil na iba, di ba? So, but na yung sa marketing, sa akin kasi ang thought ko sa marketing, and I think siguro good time na rin for us to give our last words dahil may isang oras na. Oo nga, ano oras na ba? 9:13 na pala. Kasi na si Madam nilamon ng kama. Nilamon ng kama. Nag-market sa kama, hindi mo nakabangon. Okay. Bak lang yan. Anyways, sige, wag hanapin ng wala. Wag hanapin ng wala. Sige, siguro ako ang final. Email na yun. Nag-market na din yung baklang yun. Siguro ako ang final words ko sa marketing. Una is, sa dami-dami ng rason ninyo para hindi siya gawin, madami din dapat yung rason nyo, kahit iisa lang yung rason para gawin nyo siya, which is, it's time to level up. So, hindi, ano siya, unavoidable siya. Kung gusto nyo mag-level up, then, ang pangangailangan to level up is you go out of the box. So, ano yun? You find the clients. You find where they are.
LinkedIn, Google, the most generic pero the most effective. Hanapin niyo yung websites and all of that. Pag nahanap niyo na kung nasaan sila, tignan niyo kung ano yung meron na sila, pangalawa, ano yung kulang nila, and pangatlo, ano yung may offer niyo to address yung kakulangan. Pag nagawa niyo na yon, send ng email. Sabi nga namin, ang puhunan sa marketing ay sipag, tsaga, pasensya, disiplina. Magwala yung apat na yon at madali kayong ma-discourage kasi yung linggo na ako nag-email. Wala pa akong nakukuha. Hindi kayo tatagal. Madali kayong mapanghinaan ng loob. Kasi kung ang kasama sa akin, ha, ang kasama sa pagle-level up is yung kahit papano susugal ka na ng konti, which is to really go out of your comfort zone. Kung hindi ka pa ready'ng sumugal, then baka Upwork pa rin yung para sa iyo. And hindi masama yun. Pwede naman nila gawin habang meron silang Upwork. Tapos Upwork, once na marami na nag-reply or na-establish na niya. Kasi hindi namin pwede sabihin sa inyo kung ano yung do's and yung kung ano yung dapat yung gawin. Kasi iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung, atin, yung kaya mong i-offer eh. So, oo. So, kung hindi ka magsi-step one, hindi mo malalaman kung ano yung mag-work and hindi mag-work for you. Oo. And kayo yung magsasabi nun kung oras na para mag-step 2 eh. So kung ikaw, oras na para sa'yo mag-step 2, go. Take the step 2. Wag siguro, matako. Ano, ito, message ko. Huwag kayong duwag. Correct. Kailangan ng tapang eh. Oo. Kailangan mo talaga ng tapang. Harapin mo yung client mo, kausapin mo. Hindi pwedeng reklamo ka lang sa Facebook tapos hindi mo naman ginagawa yung part mo para ma-reach yung client mo. So, kumbaga, kung nagre-reklamo ka na mababa yung rate mo, hindi kasalanan ni client yon. Kasalanan mo yon. Kasi ano yung ginagawa mo para pataasin yung rate mo? So, sabihin natin sa Upwork, nagtaas ka ng rate, hindi ka mabenta, o di lumabas ka, baka naman sa community sa Upwork, talagang hindi ka pa ganun kabenta, then go outside. Pwede mo naman pagsabihin, sabi nga na ni Nise, pag Upwork na, pero lumabas kahit ka. Kahit na nga, ano nga, sabi ko nga, kahit one hour lang or less a day, basta isave mo yung time na yon. Or kung hindi mo kaya ng daily email, weekly. Ano tawag doon? Kunwari, weekly, 30 minutes a day, kumuha ka ng mag-aral ka kahit dalawang email lang makuha mo. Tapos sa Sabado, email mo sila lahat ng nakuha mo ng Monday to Friday. Kahit 10 lang yan. At least nag-step up ka. Ang importante is you take that first step. First step talaga, huwag duwag. Yung pinakamahirap. First step ang pinakamahirap. And then, kung mali yung first step, walang problema. Urong konti, review, ayusin, step uli. Sino sila para i-judge ka sa mali mong first step? Sabihin na natin, ginudge ka ni client. Sabi niya, ang tanga naman ito. Masyado mang hard selling to. Or ano naman to, hindi ko gusto yung approach niya. Ganun. So, kunwari yung sa 10 sinend mo, walang nag-reply. Or meron parang wala kang nare-reach, mag-change ka doon sa susunod. So, improve lang tayo. Doon mo malalaman yung kung ano yung para kailangan. Tama for you. So, walang tama for everybody. Hindi tama, hindi yung tama para sa amin, yung tama para sa'yo. Katulad tapos nung lang, ano, nung... Okay, go ahead. Sumingit ako na sumingit sa last word mo. So, katulad nung lagi kong sinasabi sa trainees, walang mali, wag kasi lagi silang kinakabahan eh pag nagpapasa ng assignment. So, huwag kayong kabahan kasi walang mali. Hindi namin ipo-point out yung, mali ito, nakakatawa naman. So, hindi namin ipo-point out yung mali. Ang gagawin namin, ipo-point out namin yung pwede pang i-improve. Or yung kaya mong i-improve doon sa kung sino ka. So, yun yung ipo-point out natin. Tapos, tutulungan namin mag-progress. So, ganun lang yun. So, hindi mo kailangang matakot dahil baka magkamali. Tapos, ito, tama. Si Baxi. Correct. Hindi lang 10 ang client sa mundo.
Kung nagkamali ka sa isa, hindi naman ibig sabihin mali ka na para sa lahat. Kanya-kanyang panlasa lang yun. Tsaka katulad na sinabi ko, i-judge ka man ng isang client, sino ba siya? Dadaan lang naman siya sa buhay mo, dadaan lang siya sa email mo eh. So, bukas makalawa, sa next week, ibang batch ng clients na yung kausap mo. Wala na yung mga hindi nag-reply. Huwag mo na silang pansinin. So, kung mag-reply man sila after 6 months, okay pa rin, eh, di ba? So, importante, na-reach mo sila. Tapos lastly, ang isa ko palang, huling-huling ko pala, is huwag niyong kakalimutan yung pakikitungo niyo sa ibang tao. Magaling kayo, magaling kayo, good. Pero kung magaling na kayo, maayos pa kayong kausap, maayos kayong katrabaho, mas very good. Kasi, hindi lang, who would not want to work with you? I mean, di ba? You're technically good, you're a joy to work with, sinong aayaw sa inyo? So, yun yung sa akin. So, yung ano, halos same lang din naman tayo ng last word. Mm-hmm. Yun na rin yung last tip ko. So, magdadagdag lang ako na ganito. Since, alam nyo, nagmamarket kayo, mas magandang practice ang kapag may ayaw ka ng isang tao, wag mo siyang sirain sa Facebook or wag mo siyang i-message ng ganito or wag kang magreklamo sa ibang group about sa kanya. Ang mas magandang mangyari nun, kung meron siyang sa tingin mo hindi magandang ginagawa, kunwari nag-i-email siya tapos sobrang hard sell, wag mong i-complain sa group sa ibang tao yung sa tingin mong mali niya. Ang gawin mo, approach mo siya, kausapin mo siya ng maayos, tapos pag-usapan nyo na sa tingin ko, baka kaya hindi umaandar yung marketing strategy mo kasi masyadong hina-hard sell ng tao, ganun. So, approach mo lang. Huwag na tayo masyadong maraming negativity. So, dahil wala nang mali, wala namang mali. Hindi naman kailangan na-harsh ang mundo. Oo. Wala nang lugar sa negativity sa mundo. So, puro lang tayo positive na lahat tayo, maghihilahan lang tayo pataas. So, ayun, so step one. So siguro next week tanong natin kung sino yung nag-step one, no? Kahit na ba nagbukas lang siya ng isang website. Kahit dalawang email lang, walang problema. Kahit na nag-research ka lang ng client, kunwari wala ka pa nakuhang email, pero or kahit na naglista ka lang ng gusto mong ma-reach na client, step one na yun. So alamin natin next week. Share nyo sa amin next week kung na kung next step one kayo. Dapat baka lang may nag-i-expect na nanonood nito, natuturuan natin sila kung ano isusulat sa email. Medyo challenge yun kasi nga sabi natin, kanya-kanya tayo ng brand. Mag-research kayo. Cold pitching. Mm-hmm. Cold emails. I-search nyo how to pitch. Write a Ayun, so i-search nyo yun kasi meron silang binibigay na template minsan. Pero huwag nyo sundin siya, huwag nyo kopyahin. Kunin nyo yung thought. Kunwari yung sinabi ko kanina. Una, magpakilala ka. Tapos una, i-hook mo siya na kailangan nila. Hanap ka ng something na connecting. Like kunwari, I saw your video with your daughter, ganyan, my daughter, ganyan, ganyan. So, hanapan mo siya ng connection. Kung nanay siya, tirahin mo nung tingnan mo may public video siya na kasama yung daughter. Siyempre, wag yung private kasi stalker na yun. So, kunwari, public video. Nakita ko yung video ng daughter mo, ganun-ganun. So, parang may connection agad. Bigyan mo siya ng hook na makakakonnect ako dito sa taong to. Kasi syempre yun yung gusto niyang katrabaho, yung makaka-connect siya eh. So be that person for the clients that you email. Mm-hmm. Iba-iba yan, hindi yan. Hindi yan template ng Microsoft Word. Sige. Tsaka sa freelancing, gusto ko lang i-share nga sa mga freelancers natin. Sometimes yung skill na hinahanap natin, hindi natin kailangan hanapin sa ibang tao. Kailangan lang natin ng sipag para matutunan yung gusto nating matutunan. Kasi kung tayo yung maghahanap ng kailangan nating matutunan, libre. Alam mo yun? Hindi maraming resources. No? So, kung sinabi man namin na this is a marketing guide, a generic marketing guide. This is not a marketing guide specific to your business.
Hindi naman kami tinuruan kung paano sumulat. Hindi naman siya marketing tutorial. Kasi hindi naman namin sinabi na susunod turuan namin kayong sumulat ng email. Ang pwede namin i-suggest sa inyo, you do your research. Napakarami pong material outside. Tanggalin yung takot, di ba? Oo. Ang sa amin lang, takot nyo. Oo. Makapag-share lang kami ng experience namin na, siguro ba, at least man lang matanggal yung takot ninyo na you to take the first step. And yung first step na yun, pwedeng ang first step na yun ay mag-aral muna, di ba? Napakaraming resources sa internet. Isa yun sa mga kailangan na skill natin mga freelancer. Kailangan very resourceful tayo in finding information. Ako as a trainer, I always say, before you pay any course, check nyo muna, baka naman available sa labas ng libre. Di ba? Sayang eh. Meron akong narinig nun na coach na, kaya nga, sabi niya, may information nga na libre, pero kaya nga kayo nagbabayad sa amin dahil nagtsaga kaming nag-compile nito. So kung ay, sila nagtsaga nilang i-compile yun, ba't hindi mo i-compile ng sarili mo, diba? Compile diba? Pala eh. Compiling lang pala po. Okay, library. Sa library kayo pumunta. Magkano lang library card? Mariosep. Google, hindi mo kailangan pumunta. May internet na lang kayo. Diba? Yung sinasabi namin step 1 ni Nita, kayo ang magdi-determine kung anong step 1 yon. Yung step 1 na yon is paghahanap na ng website. Yung step 1 na ba yun is paghahanap ng email. O yung step 1 na yon is pagbubukas ng computer at paghahanap ng mga resources para maturuan kayong mag-market or gumawa ng sarili nyo. Step 1, maglabas ng notebook, magsulat kung ano ba sa tingin nyo yung niche nyo na kaya nyong i-offer. Step 1 na yon. Basta you have to do something. Kayo ang magsasabi ng step 1 na yun. Pero kami sinabi ni Nita, you have to do something. Kasi kahit ano sabihin kailangan namin dito, kung ayaw nyo yung step, walang, di ba? Walang so, nangyayari. Siguro, ang pinaka wish siguro sana yung episode natin is natanggal nila natin yung fear nyo to start to take the and first mag-start step, na tayo. Oo. So magtsaga na lang din ako mag-compile. Tama yan, Nicole. Magtsaga ka na lang kasi mag-compile. Kasi Tommy, nag-thank you. Oh, si Paralis. Thank you so much, Paralis. Thank you din. Tapos ito, positive vibes lang. Nice. Kaya hindi nakakatulong mag-guide. Kahit sa 10 lang kayong nanonood, ang importante, may pinatutunguhan. Diba, usapan naman natin kahit sa lang yung podcast. May nakikinig. Oo. Basta, kung sakaling pagkatapos nito, isulat nyo na or maglista na kayo or determine nyo na sa sarili nyo ano yung step 1 nyo. Kahit gaano kaliit yan. Kahit humiga ka sa kama at mag-isip, ang gusto mong step 1, step 1 na yan. Step 0. Paggawa mo na step 1. Step 1, step 0. Para na lang, sige, para lang masaya tayong lahat. Step 0. Step 0, pag isipin nyo yung step 1 nyo. Pag ginawa nyo na yung step 1, step 1. Kung ano, paano ba yung tawag? Required, gusto nyo palagyan ng step 1.1, step 1.2. Wag lang tayo mag-step negative. Negative 1, ganun. Or mag-stay sa 0. So, kailangan meron tayong point. Wag naman step 0. Step 0.5 na agad yon dahil nag-isip ka na eh. Kalahate. So, ayan, tama. Tapos, ganito yung, ako nga for me, pag may nalaman akong mistake, parang tinitreat ko siya as a win. Kasi alam ko lang hindi ko gagawin yun eh. So, huwag kayo matakot na magkamali. Kasi pag nagkamali kayo, alam nyo na. Yung tagal na sa step 0. So, kung matagal ka na sa step, mamayang gabi, step 0.5 ka na. Isipin mo na yung step 1 mo, di ba? Oo. Kahit ilang steps yan, bago ka maka-step 1, ang importante humakap pa. Kahit pakanggap step lang yan. Kahit na mag-start ka sa step 0.00001, basta hindi siya 0. Basta humakbang ka, yun ang importante. Oo. Sa pa-atras ako kanina mag-step 1. Basta pag-atras mo, siguraduhin mo nga abante ka uli. Oo, basta siguraduhin nyo. Oo, wag yung one step forward, two steps back. Anong kanta ba yun?
So basta wag ganun. Wag mag-step back. Pag nagkamali, wag mag-step back. Pag nagkamali, step Stop lang forward. muna. Kalumutin. Oo. O kaya so, stop kung, lang muna. Tingnan mo muna. Oo. Kunwari. Tingnan mo kung mali. Oo. Diba? Kunwari, step 2, nagkamali ka. Gawin mo step 2.1. Isipin mo yung yan. Mali mo. Ayusin mo yung mali mo. Tapos, doon ka mag-step 3 after pag naayos mo na yung mali mo. So, for me talaga, win ang ano. Win ang pagkakaalam mo ng pagkakamali mo. Correct. That napakalaking win. Ayun, maraming salamat sa mga nakinig. Thank you. At least, natutunan kayo ng marketing, natutunan pa kayong magbilang. Natutunan pa kayong mag-steps. So, ayun. So, kung ano, kung, ayun lang, so lagi nyo tatandaan, positive vibes lang tayo lagi. Itong episode na to is, episode 2 ng Freelancers Marketing Guide natin. Step 1 tuloy. Yung episode 1 natin is about branding. Episode 2 ito yung marketing. Next week, kung sasamahan nyo kami ulit, Friday 8 PM ulit, pag-usapan naman natin yung positioning. So, may mga sumagot na sa email mo. Ano nang gagawin natin? Or paano mo ipoposition yung sarili mo? Diba? Para pwede makuha mo. Yun eh. Para pwede makuha mo. Halos sabay. In a sea of maraming tao, ano ang gagawin Oo, mo? Ang daming tao. Ano ang saan kang iceberg tatapak? O saan kang bato tatapak para saan mo ipoposition yung sarili mo? Doon ka ba? Kung maraming isda sa dagat, diba? Saan ka? Sa pinakailalim dahil marami doon? Or sa taas para kita ka ng lahat? Or para kita mo lahat? So, ikaw ang bahala. Pag-usapan natin yan next week. So, salamat sa nanonood. Ano yung mga nanonood? Salamat sa mga nanonood. See you next week. Pensa na wala yung ita. Kinila mo na ng kama yon, I'm sure. Next week, kasama na namin si Ray. Babaspas na namin siya ng holy water para dumating na talaga siya. Sige. Salamat. Sige, maraming salamat. Magandang gabi. Salamat. May episode 10 na tayo next week. Oo, next week episode 10. Bye-bye. Yay!